Kaya pumalakpak ako, double lang dalin mo, saka yung ladies drink ko, eh tapang-tapangan mo naman, bitin eh. Oh, sige, akong bahala sa'yo. Anong order niyo, boss? Scotch, brandy? Maaaring bang makausap si Rica? Bakit mo siya kakausapin? May mga ilang bagay lang ako itatanong sa kanya. Eto, gusto ko kausapin si Rica. Sa kampara ka, no? Oo, bakit? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi uubra ang parak dito. At kung lagay ang sadya mo, si konsehal na lang kausapin mo. Anong lagay ang sinasabi mo? Ganyan naman palagi sinasagot ninyo eh, para makalusot. At kung may kailangan, huwag yung oras namin dito gagamitin mo, ha? Rica, Rica! Rica! Bakit ka lang? Kanina pa hinihintay ni Buddy eh. Kasi na-traffic ako eh. Ikaw din, lumalayo ka sa totoo, no? Sandali lang, magbibihis lang ako, ha? O, sige. At sige, bilisan mo! Bilisan mo! Rica! Kung mag-diligence yan, sabihin mo lang. Iti-team din natin kay konsehal. Alam mo naman ang mga pulis eh, masisiba. Tungkol ba saan yan? Hindi ba kaibigan mo si Raquel? Si Raquel? Maupo ka muna. Anong may tutulong ko sa inyo? Hindi ba kayo magkasama ni Raquel nung gabing nawala siya may isang taon ng nakararaan? Oo. Oh, yun din ang sabi ko sa ibang nag-iimbestiga. Masyadong mabilis ang pangyayari. Iniwan ko lang siya sa kabilang kanto. Bibili lang kasi ako ng sigarilyo. Abay nung lingunin ko, papalayo na isang kotse. At wala na si Raquel. Hindi ko na natandaan ang plate number. Kaya nung minsan, naisip ko na maaari din na mangyari sa akin ang nangyari kay Raquel. Sa mga customers ninyo, wala ka bang nalalaman o naiisip na may kinalaman sa pangyayari yun? Wala eh. Karamihan sa mga customer dito, natatandaan namin ang mga sasakyan. Pero, ang gumugulo sa isipan ko, ang mga magulang niya. Dating maglulupa ang mga yun. Pero, mula nang mamatay si Raquel, may maganda na silang bahay. At balita ko, may mga negosyo pa. Pulis ka. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Sige, maiwan na kita. May naghihintay kasi sa akin eh. Salamat, Rica. Pinasok na naman tayo ng parak, pare. Brad, Leilan. Bakit? Ano yung pinagsasabi mong masisiba ang mga pulis? Huwag mong lalahatin. Sige. Ituloy mo. Konsehal, siya magbayad niyan. Na yata kayo, tenyente? O nga, nato. Kasama ko si Rodriguez. Pulis din. Na-importan ang opisina mula sa probinsya ng Tubigo Norte. Bakit? Ano ba kailangan niyo sa akin? Mayroon lang na ilang bagay na gusto siyang itanong sa'yo.
Nako, Teniente. Nagkamali na kayo ng malalapitan. Matagal ko nang hindi linya ang pagkanta. Wala na akong boses. Ikaw naman nato eh. Para kang bago ng bago eh. Teniente, ang mabuti pa, umalis na kayo. At huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa akin. Wala na pala akong sigarilyo eh. Maiwan ko muna kayo, bibili lang ako sandali. Oh, bakit hindi ka sumama doon kay Teniente? Bumili ka rin ng sigarilyo mo, ha? Kaya, bumalik ka na lang mo doon sa probinsya mo. Saan nga ba yun? Tubigan? Tubigon. Pareho na rin yun. Tubigon, Tubigan. Total, hindi naman kilala yung lugar mo. Alam mo, kung si Teniente, pasensyoso. Ako, maeksyempil si ko. Hoy, huwag mo akong paandaran yan, ha? Hindi mo ako kayang takutin ng ganyan lang. Sana ito. Dalawa lang naman yan, eh. Sagutin mo ako. O sagutin mo ito. Teka. Baka matapat sa may pahala. Baka itulak ng demonyo yan. Bumutok. Yan ang hindi mo na malalaman. Sabihin mo. Sasagutin ko. May boses na ako. Paupo ka. Dito ka kumanta. Anong nalalaman mo tungkol kay Teniente de Leon? Pag nalaman niya ikinanta ko siya, papatayin ako noon. Baka maunahan ko siya. Si Teniente, ang numero unong racket niya, droga. Siya pa nga mismo ang kolektor sa kita ng tatlong bagsakan ito. Sa underpass, sa loob ng palengke ng Quiapo. At kadalasan, doon sa isang parking lot, doon sa may sinihan sa Merecto. Yun lang? Meron pa! Oo naman eh, hindi pa naman ako tapos eh. Malakas din ang ugong na si Teniente rin ang umupak doon sa mga kapwa mo pulis sa may estero. Ngayon, kung gusto mong malaman ang tungkol sa pangungutong niya, sasabihin ko na rin, kahit bariya-bariya lang. Naku, sa ginawa kong pagkantang ito, siguro hindi na ako dapat magtagal sa lugar nito. Ako na lamang ang babalik sa probinsya namin. Sir, sir, sa inyo bang paglilibot? Nakatagpo na kayo ng mga politikong tangkot sa legal laging? Well, yes, pero hindi ko muna i-reveal sa media yan dahil kailangan pa ng thorough investigation. Eh, sir, paano po kung mga kasama nyo sa Kongreso ang involved, tsaka mga opisyal sa gobyerno? Magkakaroon kaya kayo ng whitewash? Well, I'll work it out na hindi humantong sa ganyan. And I give you my assurances on that. Nakamata ang buong mamamayan sa amin. Alam nyo yan. Eh, sir, balita ho namin eh. Bago raw ho kayo pumunta sa meeting eh. Nagpapaganda raw ho muna kayong lalaki. Kahit na sino naman ay ginagawa yan para maging presentable. Hindi po ba nagpapatotoo lamang ito sa balitang pili daw po kayo sa chicks. Sir, totoo ba rin ang balitang maraming namamatay na babae sa inyo? Mga kasama, marami lang appointment si Congressman. Kumari, tsaka na tayo magkita-kita. Salamat, Congressman.